Dahil sa TGP, natupad ang aming pangarap. Dahil sa TGP, mga batas na ituguyod para sa kapakanan ng mga Pilipino. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Ilalahad ang mga programang ginagawa para sa mamamayan. Ang prioridad ay mapangalagaan ng kalusugan, maging sa kinabukasan ng kabataan, proteksyon para sa kalikasan, at iba pang aspeto hangad ay kaayusan. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Alas 10 ng umaga hanggang alas 11 tuwing araw ng Sabado. Simulcast live sa TGP Party List Facebook page, BHTV YouTube channel at Facebook page. 100.5 Cool Radio, Daet Camarines Norte, Camarines Norte News FB page, Asentado sa Radyo FB page at Pasada Rinconada Facebook page. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Kasama si Congressman Jose Bong Tevis Jr. at ang mga TV host na sina Aris Alexopoulos, Raven Rosario at Angela Asania. Marami nang napatunayan. Marami pang patutunguhan. Yan ang party list ko. Basta talino at galing ng Pinoy. TGP party list yan. Serbisyong mabilis. Serbisyong TGP party list. Serbisyong mabilis. Talino at galing ng Pinoy para sa kalikasan, kalusugan at kabataan. Sa pangunguna ni Congressman Jose Bong Tevis Jr., nangyari ang mga proyekto at programa na tunay na nakatulong sa ating mga kababayan. Sa pakikipagtulungan ng TGP Party List sa DSWD, libo-libong ang nabigyan ng tulong pinansyal, pang-edukasyon at medikal. Marami din ang nabigyan ng hanap buhay, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Mga kabataan at estudyante na kailangan ng work experience at allowance, sagot ng TGP Party List yan. Mga may karamdaman na walang kakayahan na magpagamot dahil sa kahirapan, hindi pinabayaan. Si Congressman Bong Tevis Jr. ang isa sa mga unang naglunsad ng malawakang relief operations para sa mga naging biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal at pananalasa ng Bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Mula sa pagsisimula ng pandemya hanggang sa kasalukuyan, si Congressman Bong Tevis ay patuloy na nagsasagawa ng mga relief operations sa iba't ibang parte ng bansa bilang mambabatas. Si Congressman Bong Tevis Jr. ay nakapagpasa ng mga makabuluhan at napapanahong panukalang batas. Kasama na ang kanyang isinusulong na karagdagang 1% budget para sa lahat ng LGU na nasalanta ng bagyo. Magandang umaga, Pilipinas! Diyos marhay na aga, Bicolandia! Araw ngayon ng Sabado, 20 Nobyembre, taong kasalukuyan. Ako po ang inyong lingkod, Angela Azania. Para sa mga headlines ng balita, iba't ibang makabuluhang aktibidad sa komunidad sinuportahan ng TGP. 174 na panukalang batas at resolusyon na ipasa ng TGP Party List sa Kongreso. Tayo ay magbaliktanaw sa tulong ng TGP sa nakalipas na taon. Ang mga detalye ng balita sa pagbabalik. Anumang unos na naranasan, TGP Party List, serbisyong mabilis ay nandyan. Pangamba sa gitna ng pandemya, kasama ninyo ang TGP Party List. Lindol sa Davao del Sur, Taal Volcano Eruption at iba pang kalamidad. TGP Party List, katulong ninyo. Typhoon Rolly at Orduha at iba pang mga bagyo na tumama sa Pilipinas na nagpabagsak sa mga kabuhayan ng mga Pilipino. Kasangga at katuwang ang TGP Party List. Pangangalaga sa kalikasan, TGP Party List, kaagapay ninyo. Suportang pang-edukasyon, TGP Party List, katulong ninyo. Pagtulong sa kalusugan, TGP Party List, umaagapay. TGP Party List, maaasahan sa lahat ng panahon, kaakibat ng mga Pinoy at handang tumulong. Yan ang tatak TGP Party List, serbisyo mabilis.
tubig, lupa at bukirin o sariwang hangin. Kayamanan natin ating pahalagahan ng ating kalikasan para sa kinabukasan ng ating inang bayan. Tara, tara, tayo'y sama-sama. Itaguyod natin talino at galing sa TGP Party List ay makiisa. Kapatid, kapatid, tayo ay isa. TGP Party List, TGP Party List, talino at galing ng Pinoy. TGP Party List, marami nang napatunayan, malayo pang patutunguhan. Talino at galing ng Pinoy. Sa detalye ng ating mga balita, saludo si TGP Representative Bong Teves sa iba't ibang makabuluhang aktibidad na kanyang sinuportahan at pinangasiwaan ng masisipag na grupo at organisasyon para sa linggong kasalukuyan. Kasama rito ay ang Medical Mission with Free Reading Glasses and Feeding Program, project ng Baluyot Community Chapter at Satellite sa Quezon City, at nagkaroon rin ng Agritourism Summit sa Camarines Sur, katuwang ang Department of Agriculture, Naga City Agricultural Training Institute at TESDA. Nagsagawa rin ang feeding program para sa mga residente ng nagkaisang nayon. Kasama rin ang TGP at TGS Makatao Alumni and Marikina Community Elders sa matagumpay na pagsasagawa ng cervical and flu vaccination project. Patuloy na makikipag-ugnayan ang TGP sa pagsasagawa ng iba't ibang makabuluhang aktibidad para sa kapakinabangan ng komunidad. Sa iba pang balita, sa loob lamang ng halos 2 taon sa Kongreso, nakapagpasa na ang TGP Party List ng 174 na panukalang batas at resolusyon sa Kongreso. Ayon kay TGP Party List Chief of Staff at Second Nominee Attorney Glenn Albano, bilang isang mambabatas na gumagawa ng mga makabuluhan at napapanahong batas, ay pinatunayan di umano ni Congressman Jose Teves Jr. ang kanyang trabaho sa Kongreso. Sa higit 170 na panukalang batas at resolusyon, 10 rito ay naging batas na at 20 rito ay batas na may koneksyon sa COVID-19 o pandemic. Isa umano rito ang pagtayo ng malasakit center sa EBMC at malaking tulong di umano ito sa mga residente ng Catanduanes upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan pang medikal. At sa baliktanaw na balita, noong Nobyembre na karaang taon, ay agarang pag-aksyon ng TGP Party List sa pangunguna ni Congressman Bong Teves Jr., TGP Board of Trustee Engineer Norman Makapagal at ng EEI para sa mga mamamayang lubhang naapektuhan ng bagyo sa Catanduanes, na mahagi ng roofing material sa mga na nasira ang bubong ng nagdaang bagyo. Ito ang mga lugar na tumanggap ng roofing materials: San Andres, 527 ng piraso, Virac, 1,000 piraso, at karagdagang 500 mula kay Mayor Paulo Teves. Nabigyan rin ang mga lugar ng Bato, Baras, at San Miguel. Tayo po ay napapanood live sa TGP Party List FB page, BHTV FB page, BHTV YouTube, kasama na rin ang Camarines Norte News page, Cool Radio 105, Asentado sa Radio FB page at Pasada Rinconada FB page. At yan po ang kalipunan ng mga balita sa araw na ito. Ako po si Angela Azania. Ito ang TGP Balita. Magandang umaga! Anumang unos na naranasan, TGP Party List, serbisyong mabilis ay nandyan. Pangamba sa gitna ng pandemya, kasama ninyo ang TGP Party List. Lindol sa Davao del Sur, Taal Volcano Eruption, at iba pang kalamidad. TGP Party List, katulong ninyo. Typhoon Rolly at Orduha,
at iba pang mga bagyo na tumama sa Pilipinas na nagpabagsak sa mga kabuhayan ng mga Pilipino. Kasangga at katuwang ang TGP Party List. Pangangalaga sa kalikasan, TGP Party List kaagapay ninyo. Suportang pang-edukasyon, TGP Party List katulong ninyo. Pagtulong sa kalusugan, TGP Party List umaagapay. TGP Party List, maaasahan sa lahat ng panahon, kaakibat ng mga Pinoy at handang tumulong. Yan ang tatak TGP Party List. Serbisyo mabilis. Talino at galing ng Pinoy para sa kalikasan, kalusugan at kabataan sa pangunguna ni Congressman Jose Bong Davis Jr. Nangyari ang mga proyekto at programa na tunay na nakatulong sa ating mga kababayan sa pakikipagtulungan ng TGP Party List sa DSWD. Libo-libong ang nabigyan ng tulong pinansyal, pang-edukasyon at medikal. Marami din ang nabigyan ng hanap buhay lalo na ngayong panahon ng pandemya. Mga kabataan at estudyante na kailangan ng work experience at allowance, sagot ng TGP Party List yan. Mga may karamdaman na walang kakayahan na magpagamot dahil sa kahirapan, hindi pinabayaan. Si Congressman Bong Davis Jr. ang isa sa mga unang naglunsad ng malawakang relief operations para sa mga naging biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal at pananalasa ng Bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Mula sa pagsisimula ng pandemya hanggang sa kasalukuyan, si Congressman Bong Davis ay patuloy na nagsasagawa ng mga relief operations sa iba't ibang parte ng bansa bilang mambabatas. Si Congressman Bong Davis Jr. ay nakapagpasa ng mga makabuluhan at napapanahong panukalang batas. Kasama na ang kanyang isinusulong na karagdagang 1% budget para sa lahat ng LGU na nasalanta ng bagyo. Dahil sa TGP, natupad ang aming pangarap. Dahil sa TGP, mga batas na ituguyod para sa kapakanan ng mga Pilipino. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. TGP Party List. Ilalahad ang mga programang ginagawa para sa mamamayan. Ang prioridad ay mapangalagaan ang kalusugan, maging sa kinabukasan ng kabataan, proteksyon para sa kalikasan, at iba pang aspeto hangad ay kaayusan. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Alas 10 ng umaga hanggang alas 11 tuwing araw ng Sabado. Simulcast live sa TGP Party List Facebook page, BHTB YouTube channel at Facebook page. 100.5 Cool Radio, Daet Camarines Norte, Camarines Norte News FB page, Asentado sa Radyo FB page at Pasada Rinconada Facebook page. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Kasama si Congressman Jose Bong Davis Jr. at ang mga TV host na sina Aris Alexopoulos, Raven Rosario at Angela Asania. Marami nang napatunayan. Marami pang patutunguhan. Yan ang Party List ko. Basta talino at galing ng Pinoy. TGP Party List yan. Serbisyong mabilis. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Magandang araw sa ating mga kababayan. Muli araw po ng Sabado at ngayon ang ating TGP Party List, Serbisyong Mabilis. Andito at magbibigay po ng mga balita, impormasyon. At syempre, magbabalik po sa inyo ang mga serbisyo na kung saan na dapat ninyong malaman at inyo pong mapanood at makita dito po sa programang ito. Napapakinggan po tayo live via syempre mga social media natin, partner, na katuwang kasama po ng TGP Party List sa pagbibigay po ng mga impormasyon. Andyan po ang BHTV News Philippines, ayan. Pati po naman sa lalawigan po naman ng Camarines Norte, tayo ay mapapanood dyan through CNN, Camarines Norte News. Ay, siyempre, pahuli ba naman, partner, dyan yung ating Asentado sa Radyo FB page? Yes.
At syempre sa TGP Party List FB page. Apo, magandang araw din sa mga kababayan natin sa Pasada Rinconada FB page. At live tayo, napapakinggan din po naman sa Cool Radio 100.5 sa lalawigan po ng Camarines Norte. Sila po yung ika nga ay partner ng ating TGP Party List para po mas maraming makaalam, makapanood, makasaksi ng mga ginagawa po ng TGP Partners sa kasalukuyan, partner. Tama ka dyan kasama ng Arrow Raven, ano? Mm-hmm. Kasi sa katotohanan po, ano, marami ang party list na maglalabasan ngayon. Na, maglalabasan yung partner, ha? Ay, yung sinasabi natin eh, may mga kasabihan niya eh, baka na lang. Baka makasawisaw. Baka na lang. Baka makalusot. Eh, yung katotohanan, eh, kung hindi po ninyo nakikita, yung kanilang mga ginagawa, eh, teka. Teka. Kaya po, andito yung TGP Partners partner to... Para ipakita natin kung ano ba yung mga nagawa. Pagkakaiba. Yes. So, para malaman natin ano ba yung, ika nga, yung sinasabing servisyong mabilis. Mahirap naman yung mag-expeculate po tayo dun sa sinasabi ng iba na baka na lang, eh, pagdating ng panahon, eh, ala naman. Ala na. Hanggang malapit lang ang eleksyon, kaya naglalabas ang partner. Yes. Ang katotohanan niyan, ganun talaga ang senaryo. Kaya nga, dito, ipinapakita po namin sa inyo ang katotohanan kung anong ginagawa ng TGP sa pangunguna ni Congressman Jose Bong Teves Jr., partner. Magandang umaga kay Congressman Jose Bong Teves Jr. Ang tambalan pong ito, ako po si Arizante Alexopoulos. Siyempre, Raven Rosario. At itinutuloy po namin itong programang ito na kung saan po naman inyong makikita at ilalatag namin sa inyo ang katotohanan ng TGP kung ano na ang kanilang ginagawa sa mga oras na ito. Ang party list na hindi po lamang tuwing araw ng eleksyon lumalabas, partner. Yes. Ang party list na andyan katuwang sa anumang pong kalamidad man yan, pandemya man yan, katulong po ang TGP party lists. Yan po yung amin namang isinisigaw sa ating programa. At hindi po naman ito yung party list na baka na lang. Baka lang. Ha? Baka makalusot, makachamba. Makachamba, eh makakuha ng upuan dyan sa Kongreso. Eh mag... yung parang teka, parang ewan lang. Ewan. Ano ba yung kaisipan ko kung sakaling mapagbigyan? Yung mga spekulasyon na hindi mo pa nabubuo kung bakit may mga tumatakbong party list partner eh. Yes. Pero yung TGP party list ngayon, ito na oh, nakatuon na oh sa mga pagtulong sa ating mga kababayan at partner. At inyong makikita po yan. At ating ihahayag yan sa inyo. At syempre yung nakaraan, nakatalikod na aming episode, eh nakausap natin. Hoy, guwapo ito. Maskulado partner. Ayun, yung testimonya nun. Oo, yun sinasabi natin. Doon sa bayan ng Luisiana. Magandang umaga, magandang araw kay Attorney Luigi Villatuya. Yes. Siya yung first counselor partner nila. At ngayon, dadako pa rin tayo doon sa Karatig Bayan. Aba, yung Karatig Bayan partner, kung pinag-usapan natin within Attorney Luigi noong nakaraan, na ang Luisiana ay malapit halos lang sa Pagsanhan, Laguna. Yes, ngunyan, ngayon ay sigurado may malapit pa. Mas malapit pa. Okay. Pupunta po tayo ngayon doon sa capital town sa lalawigan po naman ng Laguna. Laguna eh. Laguna. Capital town ng Laguna. Ito yung bayan ng Santa Cruz. Oo, at makakapanayam natin, makikita natin via Zoom. Yung ika nga eh, pinagmamalaki. Magaling ika nga daw. Sa legislative ito. Legislative to partner. Ha? Ibig sabihin, pag legislative po mga kababayan, mga kaibigan, vice mayor. Pag vice mayor po ang pinag-usapan partner, eh vice mayor, La Arnie Malibiran yan. Yan, pagdating sa Santa Cruz. Oo. Kaya yan po ang ating mga kapanayam, ang tabayanan po, ano? Direkta, via Zoom, makakaugnayan po natin yung Vice Mayor, si Vice Mayor La Arnie Malibiran, nito pong Santa Cruz, Laguna. Dito po yan sa ating programang TGP Party List, Servisyong Mabilis. Ngayon po, araw po muli ng Sabado. Kaya ano pa mong ginagawa nyo ngayon sa kasalukuyan, isang oras lang naman po yung inihiling namin sa inyo. Ha? Tutukan, ano ba yung ginagawa po ng TGP Party List? At huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Eto na. Live via Zoom, Vice Mayor La Arnie Malibiran. Okay. Ha?
sa linya ng ano natin ngayon, Vice Zone Partner, ha? Ano kayo itsura ni Vice, no? Yeah. Makikita natin kung yung isang Vice Mayor Laarne Malibiran ba, eh. Sa akin, eh, nag-backtrack ako. Oh. Actually, mamaya itatanong ko rin sa kanya. Pero yung aking backtrack, ang bayan ng Santa Cruz is a first class municipality. Okay, ah. Oo. At meron itong consisting of 130,000 population. Mm-hmm. So, ang consisting of napakarami na rin naman. Mm-hmm. At progresibong bayan sa lalawigan ng Laguna. Laguna. At saka malalaman natin yung pangunahing kabuhayan ng Malibiran. Yes. Sorry, ng Santa Cruz, Laguna. Yes. Kasi pag na pumasok sa utak ko yung... Parang gusto kong maging mayor agad. Anyway, gaya na binagit natin, ha? Live via Zoom po si Vice Mayor Laarne Malibiran ng Santa Cruz, Laguna. Magandang araw po, Sir Raven and Sir Aris of PHTV. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at taga-pakinig, muli isang magandang araw po sa inyong lahat. At akin po ang karangalan na maging bahagi po ng inyong interview ngayong araw na ito. Okay, ha? Alam mo, kasamang Raven, bago ko umpisahan yung mga katanungan natin dito kay Vice Mayor, aba, napakabata pa nitong Vice Mayor to, tingin ko. Kung umpisa... yung nakaka-starstruck yung kanyang mga ngiti. At saka, partner, kung titingnan mo yung aura ni Vice Mayor, ano? Iba. Maski yung stress na tao, pag nakita mo yung smile ni Vice Mayor, talagang mawawala halos yung pagod at sa ganyang ganda at ngiti ni Vice Mayor. And if I'm not mistaken, in convent Vice Mayor ito. Yan naman yan, di ba? At napakahirap ng laban na kanyang pinagdaanan, sigurado ako, because Santa Cruz, Laguna is a first-class municipality. Isipin mo yun, partner. First-class municipality, hindi basta-basta, partner. Pag pinag-usapan ng first-class, talagang andyan yung mga, pangkabuhayan, andyan lahat ng sentro yan ng komersyo, partner. Siyempre, pati mga business establishment, andyan yan. With 123,000 population, kung hindi ko nagkamali, more or less. Tama po ba ako, Vice? Actually, when I asked our local civil registrar officer, tinanong ko po yung aming population as of this year, approximately nasa 150,000 po. Dumami lalo, nagdagan. Ibig sabihin, masisipag na sa kabuhayan yung ating mga kababayan natin sa Santa Cruz, partner. Matanong ko rin naman, kumusta naman po ang COVID dyan sa inyo? Kasi first class municipality, ano pong sitwasyon? Ang maganda pong balita ay kakaunti lamang po ang aming COVID cases at tuloy-tuloy po ang ating vaccination program. Mm-hmm. In fact, yesterday, inumpisahan na rin po yung pagbabakuna sa ating mga bata ng edad po ay 13 to 17 years old. Mm-hmm. Yes. Maganda yung programa nila, ano? Nakatuon din para sa vaccination program yung Santa Cruz, Laguna, partner. Anyway, Vice Mayor, nevertheless, gotta move on to the questions. Speaking through the TGP right now, ano po yung nagawa nung magtungo sa inyo ang TGP party list, lalong-lalo sa kanilang tupad program na kung saan ang hatid dito ay pagtulong? Kumusta naman po ang naging sitwasyon? Actually, sir, bago ko po i-discuss yung tungkol po sa tupad program, no, speaking of pandemic, ay talagang napakalaki po ng tulong na nagawa ni Congressman Teves Jr. ng TGP party list. In fact, when I met him last December ng 2020 po, ay inumpisahan ang pagtulong sa napakarami naming mga kababayan. Bukod po sa mga gamot na ipinagkakalog po sa amin, because in my office, we have been conducting weekly medical, free medical consultation, at kasama na po doon yung pagkakalog po ng libreng gamot, na ang marami po sa natatanggap nating or ipinagkakalog sa mga kababayan na gamot ay galing po sa TGP party list. Actually, nag-ready po ako ng data para lang po ipaabot sa marami po nating tagapakinig kung paano ho kami natutulungan ng TGP party list. At marami po kaming mga kababayan na natulungan ng TGP party list in time of pandemic. So kung with your permission, pwede ko po bang banggitin? Okay lang po. Mas maganda po marinig ng ating mga kababayan. Opo. So nung magsimula po ang ating crisis assistance program ng TGP party list po dito po sa bayan ng Santa Cruz,
Actually, yung first payout po sa bayan ng Santa Cruz, it was conducted last April 22 at nasa 572 po na mga kababayan po namin dito ang napagkalooban po ng financial assistance. At sa bahagi naman po ng cash assistance, ang hinihiling naman ay medicines, meron na po tayong 81 clients na natulungan po ng TGP party list, sa hospital bill, 20, at sa atin pong mga dialysis patients na naging prioridad din po ng TGP party list na tulungan ay 23. And kasama po pa rin sa natulungan ng ating mga TGP party list ang mga solo parents po, na ang ating pong mga solo parents ay ating pong pinrofile dito po sa bayan ng Santa Cruz, and almost 600 po na solo parents ang nabigyan po natin ng health card katuwang ang TGP party list, at nabigyan po sila ng food packs in time of pandemic. So sa ating pong mga PWDs, bahagi pa rin po sila ng tinutulungan natin ng Office of the Vice Mayor, katuwang pa rin po ang TGP party list. So masasabi ko, Sir Aris and Sir Raven, na pag i-describe ko ang TGP party list ay para pong anghel na bumaba sa bayan ng Santa Cruz, dahil very timely na talagang ang mga kababayan po namin ay nangangailangan ng tulong, at si Congressman Bong Teves Jr. po ay hindi po nagdalawang isip na kami po ay tulungan, at yan po ay sobra-sobra po namin ipinagpapasalamat. Actually, may naka-schedule pa po kami this first week of December for the last payout, and most of them are also seeking for medical assistance. I think approximately they are 130 plus na tutulungan pa rin po ng TGP party list. Pagdating naman po sa ating tupad, naka-schedule na po na makuha po natin ang mga uniforms ng ating almost 94 beneficiaries po ng tupad, para sila po ay mabigyan ng pagkakataon na kumita, and at the same time maghanap buhay at mai-contribute din po yung kanilang kakayahan pagdating po sa paglilinis sa barangay at sa ating komunidad. So kung hindi po dahil sa TGP party list, ay wala po tayong maipagkakaloob na hanap buhay sa 94 po na kababayan po natin dito po sa bayan ng Santa Cruz. Okay, so Vice, tama ba yung pagkarinig ko? 94, ito po yung latest number na mabibigyan po ng tulong ng TGP party list within the program of Tupad? Yes po, yes po. Okay, so ibig sabihin, continuous partner? Continuous, oh. Yung mga tulong pong ito is individually, talagang clear, chinek naman po ito na talagang karapat-dapat silang tulungan. Yes po, actually dumaan po sa screening yung kanila pong, yung pong ating mga applicants for Tupad. Yes. So kinuha po mga vital information sa kanila in accordance na rin with the guidelines po ng DOLE. And in fact, nagkaroon din po kami ng orientation. Kasama po namin that time sa orientation ang representative po ng DOLE, at dumating po dito sa aming bayan sina Attorney Glenn Albano, ang ating pong isa sa nominees ng TGP party list. Mm-hmm. Ganun din po sina Sir Iso Marasigan at sina Sir Po. Mm-hmm. So, ang ating naman pong mga beneficiaries po ay well-oriented kung ano rin po ang kanilang matatanggap sa panahon ng 10 araw na napagtatrabaho. Mm-hmm. And at the same time, kung ano po yung mga guidelines and policies na ipinatutupad under Tupad program po ng DOLE, katuwang po ang TGP party list. Okay. Alright. Partner, kasi pagkatupad program, may mga amount yan sa kapalit yung kanilang pagtatrabaho. Yeah, if I'm not mistaken, palagi, may nakikita din naman tayong ganyan. Mm-hmm. Minsan naglilinis sila dun sa kalsada, sa bakuran, barangay. Tapos kina-count yung kanilang araw ng pagtatrabaho. Mm-hmm. Opo, kasi may mga nagtatanong, Vice, yung Tupad program, may binanggit po kayong 10 days within the TGP party list, mm-hmm. Vice. Magkano po yung ika nga naka-allocate na pondo kada isa para malaman ng ating mga kababayan tungkol po rito? Opo. According po sa DOLE, ano po ang ating pong ang salary na matatanggap po ng ating tupad beneficiary ay 400 pesos po per day. At yan po. Mataas yun sa ano? Actually, mas mataas po siya dun sa minimum
salary na tinatanggap ng isang empleyado po dito po sa province po ng Laguna. And kung 4 days po, 10 days rather, pinaliwanag po na 4,000 po ang matatanggap po nila. Partner. Sa susunod, mag-a-apply tayo sa Tupad. Pwede na tayo mag-apply. Mag-apply tayo. Kasi kung 10 araw lang. Above minimum yun. Oo. Kasi Santa Cruz, Laguna, yes, partner, ito. Depende kasi yan sa kung provincial rate o provincial kung mataas rate, yung... Above provincial rate yun, sigurado. Kaya, kami po kasi, Vice, ang katotohanan yan, below minimum pa kami. Pero, parang ayaw maniwala, di ba? Katuda-duda, no? Katuda-duda. Pero, Vice Mayor, maganda yung tulong na binibigay ng TGP Party List kasi almost ilang araw na lamang, Pasko na pa. Vice, yes, ibig sabihin, malaking tulong na ito para yan sa Noche Buena ng ating mga beneficiaries. Yes po, kaya po nung nag-orientation ay nabanggit din po ng atin pong kasama from DOLE na in month of December po ay matatanggap naman po nila yung kanilang susweldohin para po din maging masaya yung Christmas ng ating mga beneficiaries. Oo, diba, kasi malapit na ang Pasko. Tapos lumuluwag na tayo. Si COVID medyo nag-i-evaporate na ng konti. Okay. Pero andyan pa rin naman, wag lang papakampante, no? But anyway, Vice Mayor, I had a very stiff question to give on to you. Ano po yung tatakbuhan nyo ngayon? I'm running as a vice mayor. So, for re-elect position po ito. At tayo po ay naghahain ng isang matatag na liderato sa ating pong mga kababayan po sa Santa Cruz. At hindi nyo po na itatanong, tayo naman po ay natapos din ng 9 years bilang konsehel po ng bayan ng Santa Cruz. At binigyan po ng pagkakataon na makapaglingkod sa mas mataas na antas ng paglilingkuran bilang vice mayor po. At tiwala po ako na kasama po natin ang TGP party list. Kasi 9 years, hindi malayong mangyari, partner, na bigyan siya ng opportunity makapaglingkod sa ating mga kababayan sa Santa Cruz. Kasi 9 years. That's 3 terms. Konsehal, 3 termers. Consecutive po yun. Ano po yun? Palagi kayo number one? Hindi po. Nung first term ko po, ako po ay pang-apat. And then nung second term, pang-number 2. And then nung last term po ay 1. Yun. Talaga nakuha niya. Nag-level up, partner. Yun ang maganda. Ngayon, vice mayor na yung binigay. Ibig sabihin... Hindi kaya nine-nervous naman yung mayor niya sa'yo. kasi ano na kasi ano na siya, stepping stone siya, partner, Inumpisahan four, mo sa 4-2-1. Vice mayor. Oh. Kung makakatatlong term uli ito si vice mayor sa kanyang termino, di malaking baka kabahan dito yung incumbent mayor. Pero ang sabi ni vice mayor, re-electionist ako ngayon. Gusto ko munang ipagpatuloy yung aking termino bilang vice mayor. Anyway, Vice, that's a very good choice na matapos mo yung termino mo. Kasi marami ako nababalitaan na ganyan. Na sinasamantala unang pasok pa lang sa pagiging vice mayor, lalo't hindi magkapartido, magkalaban sila, eto na ngayon, ang atake na ito. Wala na iba. Alam mo, naapekto ng bayan pag ganyan, partner. Yes, that's the fall down. Pero hindi ko naman sinasabing lahat. Ayokong i-menos yung ating mga politicians regarding that. Kanya-kanyang strategy sila. Pero marami akong nakitang ganyan. Pero Vice Mayor, hanga ako sa iyong dedikasyon para naman sa pagpatuloy po yung iyong paglilingkuran bilang Vice Mayor po ng Santa Cruz. Marami pong salamat at... nais ko pong kuhanin yung pagkakataong ito na muli na ipaabot po ang pasasalamat po sa TGP Party List kay Congressman Bong Teves Jr. mula po sa napakarami naming mga kababayan na natulungan po ng TGP Party List ay taus-puso po ang aming pasasalamat. At ako po ay nananawagan sa lahat po ng ating tagapakinig na suportahan po natin ang TGP Party List dahil ito po ang party list na talagang tunay na naramdaman po sa panahon ng pandemya. At hindi lamang po dito sa bayan ng Santa Cruz sila tumutulong. Alam ko po ay napakarami na po nilang lugar na pinasyalan at naabutan po ng tulong. At patuloy na nagkakaloob po sila ng tulong sa ating mga kababayan. Vice, meron na ako gustong I-follow up nga natin ito. Gusto ko itanong yung regarding dun sa TGP. Kasi alam po natin,
pagdating sa party list on this coming 22nd election, 2022, isa lang ang iboboto na party list ng bawat butante. Apo. Ako magtatanong, Vice, medyo mahirap lang ito. Mm-hmm. Bakit kailangang TGP ang ating pangkilikin? Napakabilis pong sagutin ng inyong tanong dahil ako po ay isang buhay na patotoo na ang TGP party list po ay ang isang party list na mararamdaman mo. Kasi ang ibang party list po ay marinig lang po natin sa pangalan. Nakikita lang po natin sa mga advertisement. Pero dito po sa aming lalawigan sa Laguna, hindi lamang po sa Santa Cruz, ay ramdam na ramdam po namin ang kanilang pagmamalasakit po sa mga kababayan natin na nangangailangan ng dito. And I believe, yun naman po yung purpose natin ng sabihin natin kung bakit din tayo tumatakbo sa isang posisyon sa gobyerno para maging instrument po tayo para marami pa po tayong mga kababayan na matulungan. At yun po ay pinatunayan na po nila. Ano yung pangunahing kabuhayan po ng Santa Cruz Laguna, Vice? Actually, since ang bayan po ng Santa Cruz ay first-class municipality, marami na rin po ditong mga commercial establishments. Pero isa po sa atin pong pinagmamalaki po dito sa Barangay Bagong Bayan ay yung pong paggawa po ng kesong puti. Uh-huh. And of course, we are promoting the culinary tourism dahil marami na pong mga home restaurants na itinatayo dito po sa bayan ng Santa Cruz na kung saan ay matitikman po natin yung masasarap na pagkain. So that's why we are actually promoting culinary tourism po dito po. Kasi sa bayan. Alam ko pagdating sa sa speaking of Laguna, magagaling sa pagluluto ng mga delicacies. Mm-hmm. Yes yung, po. Oo, yan lalo-lalo na yung mga kakanin. Tama po ba ako? Marami diyang makapuno, ayan. Tama, marami. Sir Iso, padadalan ko kayo ng special na puto po namin dito. Parang nainganyo ako, Vice Mayor, bigla na Oy, Vice, walang biro ha, medyo maluwag na ngayon. Oh. Pwede na mag-travel, fully vaccinated naman kaming dalawa. Oo. Eh malay nyo, makadrop. Unahin natin doon sa pagka pupunta tayo, partner, Santa Cruz muna. Santa Cruz. Tapos sunod. Kasi along yung Luciana. Medyo malayo. Medyo malayo, partner. Unahin natin yung Santa Cruz. Oh. Yung unang delicacies. But anyway, Vice Mayor, napakagandang conversation na naibigay po ninyo sa amin. At syempre yung pasasalamat po naman natin sa ating mga kababayan. Unang-una sa inyong mga kababayan dyan sa Santa Cruz, Laguna. Mm-mm. Nasa inyo po ang pagkakataon ngayon. Baka may nakalimutan kasi tayong tanong. Speaking of Santa Cruz Laguna, alam kong mahal na mahal kayo ng inyong mga kababayan. Lalo-lalo na ngayon, nalalapit na po ang eleksyon. Hindi namin hindi tayong, sinasabi. Hindi, wala tayong binabanggit na partner na iboto. Wala akong sinasabing ganun. Pero alam ko mahal na mahal yan ng mga taga Santa Cruz kasi yung stepping stones na nakikita natin, sapat na yun. Yung level up ni Vice Mayor, hindi niya sinasamantala yung pagkakataon malakas ako, pwede na akong lumabang mayor. Ganon. Nasa, siya partner eh? May hagdan na pinupuntahan, may baitang. At siguradong papunta yan dun sa... pero Vice, may hindi po kami nakalimutang tanong, pagkakataon po ninyo para sa ating mga kababayan sa Santa Cruz. At sa mga nanonood, nakikinig sa oras na to. Mula po sa tanggapan ng pangalawang punong bayan, sa ating pong mga kababayan po sa Santa Cruz, una po ay humihiling po ako sa inyo na pagtulong-tulungan po natin na suportahan ang TGP party list. Alam naman po natin na ang isang vice mayor po ay wala pong pondo pagdating po sa mga usapin ng medical assistance. Lahat po ng financial assistance na hinihingi po ng ating mga kababayan. At meron pong isang TGP party list na umagapay po sa atin. Hanggang ngayon ay tumutulong po sa atin. Ang ating pong pagsuporta sa TGP party list ay ang ating pong hangarin na mas marami pa rin po tayong mga kababayan na matulungan sa mga susunod na panahon. Lalo na na tayo pong lahat ay nagdaan po sa krisis, sa pandemya, at kung meron pong aagapay po sa atin katulad po ng TGP party list, ay magiging mabilis po ang pagbangon mula po sa krisis na ating pong naranasan mula po sa pandemya.
At sa akin pong mga kababayan, inihahain ko po sa inyo ang isang liderato na pinatatag ng panahon at ng mga karanasan. Ang aking pong mga ipinangako sa inyo na ang lahat po ng pagtitibayin sa sangguniang bayan ay dadaan sa tamang proseso at pag-aaral ay siya pong ating ginampanan at pinangungunahan. Ganun din po, tayo po ay minsang nangako sa inyo na magkakaroon po ng partisipasyon ng ating pong mga civil society organization sa mga programa ng pamahalaan. At yan po ay nagkaroon ng katuparan ng ating pong umpisahan ang accreditation ng lahat ng civic society organization po sa sangguniang bayan. At ang huli na aking pong ipinangako, na aking din pong tinupad at tinutupad, kaagapay po ang PGP Party List, yung tinatawag po nating Enhancement of Medical Services. Kasama po dyan ang pagkakaloob ng libreng konsultasyon, libreng gamot, at libreng blood care. So, mas maganda po na sa isang halal na katulad ko na kapag po lumapit po sa inyo ay mabanggit na kung yung po bang kanyang mga pinangako sa inyo ay kanya pong tinupad at tinutupad. So yun lamang po, mag-iingat po tayong lahat at dalangin ko po na patuloy po tayong bigyan ng maayos na kalusugan na po ang may kapal. Maraming salamat po, Sir Raven and Sir Aris. Okay. Yes, maraming salamat po sa inyo, Vice. Mm-hmm. Medyo kanina kami ninenervyos eh. Diba, sabi ko, ang kakausapin natin, Vice Mayor. Magaling ito sa batas. Oo. Legislative, ano yan? Head. Head yan. Hindi yan basta-basta pag pinag-usapan ng batas partner. Sana yan, pag humatol yan, tapos. Tapos na. Pag napukpukan yung ano, pero, resolusyon. Pero, ang kagandahan ngayon, yung aura ni Vice Mayor nakita ko talaga eh. Maski sigurado ako, kung ako ay taga Santa Cruz, Laguna, partner, priority, number one, hindi natin sinasabing iboto, partner. Pero kung ako, yung ganyan, nakita ko yung ano, kanyang track record. Hindi mo na kailangan mag-isip. Wala na pag-glumayanan, wala na, hindi na ka nang dadalang isip. You have no choice. And you only have to do is to pick. Yun lang, pipiliin mo lang. Ano, Vice Mayor La Arni Malibiran. Anyway, Vice Mayor, marami po salamat. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. Mag-iingat po kayo. Okay. Thank you very much. Ayan po, ating nakapanayaw na kausap live via Zoom. Partner. Pero kung may oras sana tayo, mas maganda makapanayaw natin mismo directamente si Vice Mayor Malibiran. Ano? But anyway, that's the point. Nakita natin yung ibig sabihin ng ating Vice Mayor doon sa Santa Cruz na if you got it, you got a pick, and you got a choice. Mm-hmm. Bakit kailangan piliin mo itong si TGP? Andun yung sagot sa kanya. Nandun. Mismong si Vice Mayor nagsabi, partner, within year 2020, hanggang sa kasalukuyan, 2021, diretso yung flow ng service ng tulong ng TGP party lists at hindi na silang nagdadalawang isip, bagamat malaki man yan, maliit man na bayan, lalawigan man yan, andun po yung partisipasyon ng TGP party list. But anyway, to the Vice Mayor of Santa Cruz, thank you very much. Nakausap ka po namin, nakapanayam. Nakuha namin yung kaunting inyong mga... may tawag dun eh. Tawag dito, partner. Idea. Hindi, pag kumukuha tayo, mga nang ano, nag-documentary tayo regarding to this, nakukuha natin yung mga... may terms doon eh. Hindi ko lang makuha. Hanapin natin yung partner sa ating pagbabalik. Mamaya po, babalikan po natin mga information. Hatid pa rin po ng servisyong TGP Party List sa servisyong mabilis, partner. Magbabalik po tayo. Saglit lang. TGP Party List. Na ng kalikasan.
tubig, lupa at bukirin o sariwang hangin, kayamanan natin ating pahalagahan ng ating kalikasan para sa kinabukasan ng ating inang bayan. Tara, tayo sama-sama, itaguyod natin talino at galing sa TGP Party List ay makiisa. Kapatid, kapatid, tayo ay isa. TGP Party List, TGP Party List, talino at galing ng Pinoy. TGP Party List, marami nang napatunayan, malayo pang patutunguhan. Talino at galing ng Pinoy. Anumang unos na naranasan, TGP Party List, serbisyong mabilis ay nandyan. Pangamba sa gitna ng pandemya, kasama ninyo ang TGP Party List. Lindol sa Davao del Sur, Taal Volcano Eruption at iba pang kalamidad. TGP Party List, katulong ninyo. Typhoon Rolly at Orduha at iba pang mga bagyo na tumama sa Pilipinas na nagpabagsak sa mga kabuhayan ng mga Pilipino. Kasangga at katuwang ang TGP Party List. Pangangalaga sa kalikasan, TGP Party List, kaagapay ninyo. Suportang pang-edukasyon, TGP Party List, katulong ninyo. Pagtulong sa kalusugan, TGP Party List, umaagapay. TGP Party List, maaasahan sa lahat ng panahon, kaakibat ng mga Pinoy at handang tumulong. Yan ang tatak TGP Party List, serbisyong mabilis. Maganda yung pakikipag-ugnayan natin kay Vice Mayor Laarne Malibiran, partner, ano? Yes. Talagang, alam mo ang kagandahan, ang nagustuhan ko kay Vice Mayor, yung aura talaga niya, pagka ngumiti, talagang makikita mo yung ika nga, magiging inspirasyon. Alam mo, partner, kung ako ay taga dun sa Santa Cruz, baka hindi na ako mag-isip kung sino ang iboboto ko. Yun yung sinasabi natin, partner, kanina. Hindi na natin kailangang mag-isip kasi yung hagdan na ginagawa po ni Vice Mayor Laarne Malibiran, hindi po basta-basta from pang-apat. Counselor. Oo, number counselor. Four, number nag two, and nag one. Number one. Tapos ngayon, Vice Mayor ang kanyang binigyan ng kagaya na banggit ko kanina. Mm. Sabi ko baka kabahan yung baka kabahan yung mayor na mayor. Baka maisipan pambihira naman baka ako na sa susunod nitong tumbukin malapit sa katotohanan. Magandang umaga sa ating mga kaibigan, kababayan natin diyan sa Santa Cruz, Laguna. Napakagaling po ng inyong Vice Mayor At siya mismo yung nagpapahayag ng testimonya. Yan testimonya. Kung ano yung ginawa ng TGP Party List at partner sa kanila. Yung napakahirap na katanungan, bakit TGP ang kailangan nilang ilagay doon sa balota? Wala po kami sinasabing iboto. Iboto. Basta wala kami ilagay. Kung ilalagay. Yung testimony yung tanong natin, kasi kung ano yung nagawa, yun yung ipinapakita mismo. Marami na, partner, yung nagpapatunay yes. na yung serbisyong mabilis makikita sa TGP Party List. Tama ka dun. Gaya ng binanggit natin, within last week na pagkikipanayam natin, Attorney Luigi Villatoya, mismo siya may mga testimonya. Tama ka dun. Ngunyan, si Vice Mayor Laarne Malibiran, ang laki lalo na nagagawa po dyan sa bayparte ng Santa Cruz, Laguna. At ito ang maganda nito, no? Kung yung nakatalikod pong aming mga episodes, napakinggan po ninyo yung mga ating mga halal na politicians doon sa iba't ibang lugar. Baka sa susunod na Sabado, inyo pong abangan, baka bayan naman ninyo ang ma-feature namin dito sa TGP. Isa pala yan, bayan ninyo, natulungan ng TGP Party List, hindi nyo alam. Di ba? Pero, siyempre, ang bentahe po,
Ang kagandahan po ng programang ito ng TGP Party List, kami po mismong personal, buhay na saksi sa mga ginagawang tulong po ng TGP Party List. Nakakasama tayo eh. Nakakasama. Marami na po yung napatunayan itong TGP Party List. Binabanggit, hindi lamang po tuwing araw ng may kalamidad. Tama, tama ka doon. Hindi lamang po tuwing may pandemya. Baka sabihin mo dyan, pumutok ang bulkan. TGP Party List yan. Yes. So, nagkaroon ng bagyo. TGP Party List yan. Nagkaroon ng baha. TGP Party List yan. Eh, baka yung lumalabas sa bagong party list ngayon eh. Baka naman. Beke lang, ha? Beke makasawisaw. Makasawisaw. Beke makaisa man lang. Eh, manghinayang po kayo dun sa inyong mga boto. Mm-mm. Kasi isa lang pong party list ang ilalagay dyan. Mm-mm. Eh, hari naway, huwag kayong magkamali. At hindi, ang sa atin lang dito, yung point na yung servisyong mabilis, TGP Party List, yun po yung inyong pag nakita sa mga balota. Hindi po natin sinasabi agad, yung boto. Agad. Wala tayong sinasabi. Ang gusto natin dito, bilugan nyo na lang. TGP Party List, Arnel. Maraming salamat muli. At sa susunod pong muling Sabado, sa ating pakikipagdaupang palad sa ating mga kasama po sa Hanap Buhay. Siyempre. Nandiyan po, partner, ang BHTV. Nandiyan po ang Camarines Norte News. Mm-hmm. At nandiyan din po ang 100.5 Cool Radio sa Camarines Norte, partner yan. Asintado sa radio. At nandiyan din po yung Pasada Rinconada FB page at ang... Siyempre... Ang TGP Party List FB page. Opo, magandang araw. Pagbati po galing po kay Congressman Jose Bong Teves Jr. sa ating po mga kababayan. At syempre, ako po naman si Arizante Alexopoulos. Syempre, Raven Rosario. Muli sa araw po naman ng Sabado sa ating muling pagtatalamitan, pakikipagdaupang palad sa iba't ibang may testimonya. Ito po ang TGP Party List Servisyong Mabilis. TGP Party sariwang hangin, kayamanan natin. Ating pahalagahan ng ating kalikasan para sa kinabukasan ng ating inang bayan. Tara, tara, tayo'y sama-sama. Itaguyod natin talino at galing. Sa TGP Party List ay makiisa. Kapatid, kapatid, tayo ay isa. TGP Party List. Talino at galing ng Pinoy. TGP Party List.
talino, agaling ng Pinoy para sa kalikasan, kalusugan at kabataan. Sa pangunguna ni Congressman Jose Bong Teves Jr., nangyari ang mga proyekto at programa na tunay na nakatulong sa ating mga kababayan. Sa pakikipagtulungan ng TGP Party List sa DSWD, libo-libong ang nabigyan ng tulong pinansyal, pang-edukasyon at medikal. Marami din ang nabigyan ng hanap buhay, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Mga kabataan at estudyante na kailangan ng work experience at allowance, sagot ng TGP Party List yan. Mga may karamdaman na walang kakayahan na magpagamot dahil sa kahirapan, hindi pinabayaan. Si Congressman Bong Teves Jr. ang isa sa mga unang naglunsad ng malawakang relief operations para sa mga naging biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal at pananalasa ng Bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Mula sa pagsisimula ng pandemya hanggang sa kasalukuyan, si Congressman Bong Teves ay patuloy na nagsasagawa ng mga relief operations sa iba't ibang parte ng bansa bilang mambabatas. Si Congressman Bong Teves Jr. ay nakapagpasa ng mga makabuluhan at napapanahong panukalang batas. Kasama na ang kanyang isinusulong na karagdagang 1% budget para sa lahat ng LGU na nasalanta ng bagyo. Anumang unos na naranasan, TGP Party List, serbisyong mabilis ay nandyan. Pangamba sa gitna ng pandemya, kasama ninyo ang TGP Party List. Lindol sa Davao del Sur, Taal Volcano Eruption at iba pang kalamidad. TGP Party List, katulong ninyo. Typhoon Rolly at Orduha at iba pang mga bagyo na tumama sa Pilipinas na nagpabagsak sa mga kabuhayan ng mga Pilipino, kasangga at katuwang ang TGP Party List. Pangangalaga sa kalikasan, TGP Party List, kaagapay ninyo. Suportang pang-edukasyon, TGP Party List, katulong ninyo. Pagtulong sa kalusugan, TGP Party List, umaagapay. TGP Party List, maaasahan sa lahat ng panahon, kaakibat ng mga Pinoy at handang tumulong. Yan ang tatak TGP Party List. Serbisyo mabilis. Dahil sa TGP, natupad ang aming pangarap. Dahil sa TGP, maubatas na ituguyod para sa kapakanan ng mga Pilipino. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Ilalahad ang mga programang ginagawa para sa mamamayan. Ang prioridad ay mapangalagaan ang kalusugan, maging sa kinabukasan ng kabataan, proteksyon para sa kalikasan, at iba pang aspeto hangad ay kaayusan. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Alas 10 ng umaga hanggang alas 11 tuwing araw ng Sabado. Simulcast live sa TGP Party List Facebook page, BHTV YouTube channel at Facebook page. 100.5 Cool Radio, Daet Camarines Norte, Camarines Norte News FB page, Asentado sa Radyo FB page at Pasada Rinconada Facebook page. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Kasama si Congressman Jose Bong Teves Jr. at ang mga TV host na sina Aris Alexopoulos, Raven Rosario at Angela Asania. Marami nang napatunayan. Marami pang patutunguhan. Yan ang Party List ko. Basta talino at galing ng Pinoy. TGP Party List yan. Serbisyong mabilis. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis.